Sa mga balitang mayroong pag-asa, mga kabataan sa Bicol Region buong siglang nakisangkot sa ikalawang discipleship camp ng Southern Luzon Mission. Kauna-unahang Cagayan Valley Youth for Christ, pagpapala ang hatid sa buhay ng mga kabataang Adventista sa Northeast Luzon Mission. Ikalabing apat na anibersaryo, masayang ipinagdiwang ng Palawan Mission. Mga Adventista sa South Occidental Mindoro 1 District nagtipon para sa Year-End Praise Program. Mahigit 150 tao sa Niyayos Kalintaan pinaglingkuran sa Medical Mission and Feeding Program na hatid ng Adventist Community Services. Concert isinagawa ng North Taguig Center Adventist Church para sa kanilang church building project. Convention sa Incheon, South Korea, nagpaunlad sa mission at ministry ng Adventist Secondary Teachers and NPUC Education Leaders. Lahat ng iyan, iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Nagbabalik kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Napuno ng saya at di matawarang karanasan ang ikalawang discipleship camp na isinagawa ng Southern Luzon Mission. Ang nasabing camp ay kinasangkutan ng 500 Adventist youth at kanilang mga kaibigan na magkakasamang nagkaroon ng pagtatalaga na magiging disipulo o tagasunod ng Diyos. Ang kanilang masayang camping experience, balitang may pag-asa ni Christian Ed Bunggon. Isinagawa ang Discipleship Camp Version 2 dito sa Bugaligaw City na may temang I Will Go Make Disciples, Chosen to Serve, Serving with Love. Ayon sa tala ng Adventist Church Management System o ACMS, 31% sa bilang ng populasyon ng Adventist Church ay ang grupo ng mga kabataan. Hindi maitatanggi na ang kabataan ang may pinakamadaming programang kinakasangkutan sa pangdaigdigang simbahan. Kaya naman, mula sa pinakamataas na level hanggang sa kasuluk-sulukan ng kabikulan, patuloy na gumagawa ang Diyos sa kanyang bukiran. Sa lugar kung saan natatanaw ang kagandahan ng Bulkang Mayon, 500 campers ang dumayo at nakilahok sa discipleship camp galing pa sa mga probinsya ng Albay, Sursogon, Catanduanes at Isla ng Burias. Ang programang ito ay naglalayong madala ang bawat kabataan sa malapit na relasyon sa Panginoon at maging mga aktibong disipulo sa pagpapatuloy ng gawain dito sa lupa. Kahit mahirap yung mga ibang gawain, yung ibang activity, nag-enjoy pa rin sila. Yung palagi kong sinasabi sa kanila, kaya yan, laban lang, laban, tiwala lang. Then, yung isa na lagi kong pinapagawa sa kanila is, sabi ko, manalangin kayo, manalangin. Sa likod ng mga aktibidades na nagdudulot ng kasiyahan, ay naihahanda ang bawat isa na matutunan ang tunay na kahulugan at adhikain ng pagiging isang alagad sa pamamagitan ng maayos, masaya at makabuluhang paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Our young people need to be a disciple maker, especially to the newly baptized members. The goal of this discipleship camp is to mentor, to counsel them, and to train them, and equip them to become a laborers of Jesus. Natutuwa kami na makapaglingkod sa amin po mga kabataan sapagkat hindi lang bilang magulang na naglilingkod sa kanila, kundi makita namin yung kanilang pagkakaisa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Spiritually, na lalo mapalakas kasi po ang mga kabataan ngayon ay medyo na sa gadget. So ngayon, itong mga activity ito ay patuloy na magpapatatag sa kanila ng kanilang paglilingkod sa Panginoon at relasyon sa Panginoon. I'm so glad na naging part po ako ng camping na to kasi this is very my first time na naka-attend po ako ng camping, and I am so glad na naging successful po, and this is so memorable for me kasi we built a band po together, and that band po nag-strength po ng relationship namin po together. Bunga ng pagkakaisa sa gawain at sa tulong ng Banal na Espiritu, 68 mga kaibigan ang tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang personal na tagapagligtas.
Kaya pag meron kayong narinig na discipleship camp, punta agad kayo. Kung walang pera, ay di lakad. Basta makapunta lang. Sapagkat napakasaya ng discipleship camp. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, Word of God, kung paano maging disipulo na atin pong Panginoon. I am encouraging you to involve for the next program. You will be more equipped and your faith will be strengthened. Wonderful relationship with our God, Jesus Christ. Mula sa mahigit 500 kabataan na ngayon piniling maglingkod na may pag-ibig at katapatan, I will go make disciples ang aming sigaw at paninindigan. Mula dito sa Bugaligaw City at may layunin makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edris Limbongo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Naging pagpapala sa buhay at pananampalataya ng mga Adventistang kabataan ang kauna-unahang Cagayan Valley Youth for Christ na idinaos ng Northeast Luzon Mission. Sa loob ng 5 araw, ang nasabing pagtitipon ay napuno ng mga patutuo, pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Alamin paano ito nagbigay ng inspirasyon sa mga nagsidalo sa balitang may pag-asa ni Lamelyn Lanuza. A Taste of Grace. Yan ang nagsilbing tema ng 5 araw na Cagayan Valley Youth for Christ na siyang ginanap dito sa Palagao Norte, Gantaran, Cagayan, na siya namang nakapagpalago ng pananampalataya ng kabataang NELM. Nabiyayaan ang Northeast Luzon Mission Adventist Youth ng isang makabuluhang pagpupulong na siyang Cagayan Valley Youth for Christ na naisagawa nitong November 1-5, 2023. Sa 5 araw nga na CVYC ay natalakay ang iba't ibang napapanuhong mga mensahe na pinangungunahan ng 4 na mensahero sa katauhan ni na Brother Ronald Rovin, Brother Jomari Villamina, Sister Jonah Calibuso at Dr. Maricel Gonzalez. I am so blessed to attend the first ever Cagayan Valley Youth for Christ. Why? Dahil ako din po ay isang produkto ng isang conference na ganito. Sa mga sumagot o nag-take heed sa appeal po sa mga mensahe, I am so blessed to see all of you dedicating, rededicating, committing, and recommitting your lives to God. Sa kabilang banda nga ay matagumpay din na nakapag-abot ng biyaya ang mga kabataan sa pamamagitan ng pamimigay ng libro, mansanas at panalangin sa 4 na karatig barangay ng nasabing lugar kung saan ginanap ang CVYC. Ang CVYC po ay isang napakalaking opportunity po para sa mga kabataan ng Northeast Luzon Mission upang maging mas closer pa po kami sa Panginoon. Sa mga nagdaang activities, puro mga social gatherings lang po ang mostly na inaatandan ng mga kabataan. But now, ang nangyari po ay we tend to organize this spiritual program kung saan yung faith at yung commitment sa Panginoon ay lalo pang mapaiting. Sa 168 na delegado ay 15 naman ang tumanggap ng banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng bautismo, bunga ng isang matagumpay na pagtitipon ng Cagayan Valley Youth for Christ. Praise God for civilizing. Praise God for the people He used na mapakain po ang lahat. We are not just covered by these roofs. We were covered by His grace. Sa pangunguna nga ng Federation Officer ng NELM ay masagana ang naging bunga ng CVYC sapagkat panalangin at pananampalataya ang siyang ginamit nila upang maisagawa ang nasabing pagpupulong. Lamelyn Lanuza, may layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Buong siglang ipinagdiwang ng Palawan Mission ang kanilang 14th anniversaryo. Ang kanilang programa na idinaos sa Palawan State University Gymnasium ay napuno ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa kanyang pangunguna sa mahigit 1 dekadang paglilingkod ng misyon. Ang detalye ng kanilang selebrasyon nasa balitang may pag-asa ni Angeli Ricarte.
Bilang pasasalamat at pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pagpapalang kaloob ng Panginoon, ang Palawan Mission ay nagdiwang ng 14th na anibersaryo na may temang Chosen for Mission. Ito ay isinagawa dito sa Palawan State University Gymnasium, Puerto Princesa City. Nagsimula ang pagdiriwang ng 14th na anibersaryo sa pamamagitan ng friendship game gaya na lamang ng basketball at volleyball. Ang bawat isa ay nakilahok at nagpamalas ng sportsmanship at kanilang pakikiisa. Sa pagtatapos ng mga laro, hindi nag-atubiling magbigay ng oras at serbisyo ang bawat isa para sa komunidad. Kasama ang mga leader ng misyon, nagtulungan ang bawat isa sa iba't ibang gawain gaya na lamang ng paglilinis at pag-aayos ng paaralan. Kasabay din ng pagdiriwang ng anibersaryo ay isinagawa ang Hope Impact 2023. Ito ay isang programang naglalayong magbahagi ng pag-asa at edukasyon sa pamamagitan ng pamimigay ng mga aklat sa ating pamayanan. Ang pagdiriwang ito ay hindi isang tradisyon na ginagawa po ng misyon, kundi upang aming ipahayag sa buong lalawigan ng Palawan, lalong-lalo na sa ating iglesia, na tayo ay nagbubunyi dahilan sa kapangyarihan ng Panginoon na patuloy na kumakasangkapan sa lahat ng mga kapatiran sa buong Iglesia ng Palawan. Kaya pinapasalamatan po namin din ang mga manggagawa, mga direktor ng Palawan Mission, yung ating pong mga pastor, yung ating pong mga guro, yung ating pong mga kulpultor, yung ating pong mga naglilingkod sa paggamutan, yung atin pong mga missionaries na naglilingkod sa ibaba at sa mga nasa bundok na hindi po namin kayang abutin. Sila pong lahat ay katuwang sa kung ano ang Palawan Mission ngayon sa kanyang paglago at sa malaking pagbabago, ay katuwang ang lahat ng mga nabanggit kong ito. Ang pagdiriwang ng 14th na anibersaryo ng Palawan Mission ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang pagkakataon upang magbigay ng kahulugan sa ating misyon bilang iglesia na maglingkod at magkaisa. Ito ang aking general impression, no, sa misyon, sa gawain ng Panginoon sa Palawan, na successful. Kagaya ng binanggit ko, ay siguro compared sa mga teritory sa Union, baka ito yung misyon na you have the highest percentage of Adventists as compared to the population, yung mga 14 and above na usual nagjo-join. So ang concern natin na ang mga kapatid, ang mga missionaries, ang ating resources, ma-focus natin doon sa low presence areas ng Adventism. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayon din na magsilbing inspirasyon at paalala na tayo ay isa sa pangangalaga sa espiritual na kapakanan ng bawat membro ng iglesia. Ako po si Angeline Magluyan Ricarte, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Nagtipon ang mga Adventista sa South Occidental Mindoro 1 District sa year-end praise program na kanilang idinao sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Doon ay masaya nilang pinuri at pinasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan at mga biyayang kaloob buong taon. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Zypher Don Mediadero. Sa kadakilaan at kabutihan ng Panginoon, ang South Occidental Mindoro 1 District ay nagtipon-tipon upang bigay na kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng isang year-end praise program. Ito ay ginanap ngayong 11 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Ito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Mission Refocus, Be His Witness. Masayang ipinagdiwang ng mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng distrito ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa kanilang mga buhay para sa taong ito. Sa kanilang pagsasama-sama, kitang-kita ang kagalakang nadarama ng bawat isa sa paglilingkod sa Diyos. Sa lahat po ng mga pagsubok na dumarating, mga anak, hindi sama-sama, tulong po ng Panginoon ay nabibigyan niya po ng kalutasan lahat ng problema o financial, lahat po ng pangalan. Yun po ay patuloy sa pagpupuri sa Panginoon na siya po ay nakilala. Patuloy po ang aking sambahayan, ang aking pamilya na nagpupuri po sa ating Panginoon. Mula sa pangungulan ni Pastor Dan Calvin Fecas at sa pakikipagtulungan ng buong distrito, na isa katuparan ang makabuluhang gawaing ito. Kaakibat nito,
isang napapanahong mensahe ang ibinahagi ng South Central Luzon Conference Ministerial Director na si Pastor Joel Caspe. Kasama si Sister Kristen Caspe, ang South Central Luzon Conference Music and Family Director. Ang praise program na ito ay yearly ginagawa natin upang tayo magkaroon ng sama-samang pagpapasalamat sa buong taon ng pag-iingat ng Panginoon sa mga biyaya, sa buhay, kalakasan na patuloy nating naranasan. Kaya ang praise program ay isang programa ng South Central Luzon Conference na ito'y pinapahalagan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang hamon naman ng iniwan ni Sister Nova Benavides, ang OIC Education Director ng Mindoro Island Mission para sa mga kapatiran ng distrito ng South Occidental Mindoroan. At sa ating paghahayo mga kapatid, sa darating na taong 2024, batid ko na malaki ang hamon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero dahil sa pangako niya, sa biyaya na pinagkaloob niya sa atin, anumang pagsubok, anumang mga sagabal ang ating kakaharapin, alam ko na tayo'y magtatagumpay, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa kanyang biyaya sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak at pakikisama ng banal na espiritu hanggang sa siya'y dumating sa mga alapaap ng langit. Dalangin ko mga kapatid, magsama-sama tayong gumawa sang-ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Cypher Don Mediadero, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Mahigit 150 residente ng barangay Niayos, Kalintaan, Occidental, Mindoro ang pinaglingkuran sa Medical Mission and Feeding Program na hatid ng Adventist Community Services. Nakatuwang ng ACS sa nasabing outreach program ang Adventist Women's and Health Ministries. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Joshua Raven Gonzalez. Isang feeding program at medical mission ang naging handog ng Adventist Community Services, katuwang ang Women's Ministries at Health Ministries dito sa Niayos 1, Kalintaan, Occidental, Mindoro, ngayong 12 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Mahigit 150 mga residente ng Niayos, bata at matanda ang napaglingkuran ng isinagawang medical mission. Dito nagkaroon ng check-up at pamimigay ng mga libreng gamot. Pasasalamat naman ang sambit ng mga kababayan roon. Nagpapasalamat po ako sa mission ito ngayon at kami po ay nabigyan ng gamot para sa aking mga apo na may mga sakit. Malaking tulong po ito sa amin kasi nga po wala kaming pambili ng gamot. Maraming salamat po sa naitulong ninyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mahigit 100 kababaihan kasama ang ilang mga kalalakihan ng area ng Occidental Mindoro. Sa pangungunan ni Sister Miriam Esteban, ang Occidental Mindoro Women's Ministries Leader. Ito po ang aming last project ng area women at nagpasalamat po ako na buong suporta talaga ang ibinigay. At saka dito ay hindi lamang po medical mission, feeding program, mayroon din tayong spiritual. Kung gusto nilang mag-seek ng advice sa ating mga pastor, nagbigay na spiritual advice. Salamat kami talaga sa Panginoong Diyos na naisatuparan ng aming huling salbo sa taong ito. Sana ay loobin ng Panginoong Diyos na kami po ay magkakaroon pa rin ng mas maraming mga makabuluhang proyekto Area Women Ministry sa susunod na taon. At alam ko naman na ito'y magtatagumpay dahil ang ating mga kababaihan talaga naman napaka-aktibo. Tunay na sa ganitong gawain, hindi lamang ang mga napaglingkuran ang nakakatanggap ng pagpapala, kundi pati na rin ang mga naglilingkod dito. Kami, ako sa sarili ko, natutuwa kasi ang gawain ito ay yung maglingkod sa kapwa at magyaga ng feeding, gaya ng liba sa pre-medical check-up, marami tayong matutulungan. Meron doon na natutuwa pagkatapos nabigyan ng goals na panalangin, mabigyan ng verse sa Bible, tapos maawitan, ay nakakatuwa sila na nagpasalamat sila na sila daw binigyan na ng regalo, may panalangin pa at may awit. Kaya sa experience ko bilang sa women, ay natuwa ako talaga sa gawain ito. At ito ay siguro hanggang kaya ko maglakad, kaya magdalaw, ay sama ako sa gawain. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Joshua Raven Gonzalez nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Concert for a Cause ang programang isinulong ng North Taguig Center Adventist Church.
Ang nasabing pagtatanghal ay kanilang isinagawa upang makalikom ng halaga na makakatulong sa pagtatapos ng kanilang church building project. Si Mary Angeline Basikulan para sa Balitang May Pag-asa. Nagsagawa ng Concert for a Cause ang isang iglesia mula sa distrito ng North Taguig na mayroong tema na Symphony Singing God's Melody dito sa North Taguig Center Church. Ang programang ito ay pinangunahan ni Brother Vince Posadas at pinaluhan ito ng 50 na katao at 17 ang nakilahok sa programa sa ganap ng alas 2 ng tanghali. Ang aming Concert for a Cause ay para rin talaga sa pagpapatuloy ng aming church building, which is marami ng mga events ang nagawa at ito ay isa sa mga sustenance para magpatuloy ang church building ng North Taguig Center Church. Bukod pa sa ipinagkaloob ng pagkakataon ng Diyos, ay naghandog din ng mga makalangit na awitin ang grupong Good Christian Assemble Choir. Naging matagumpay ang kanilang concert na nakapagbigay ng kalakasan sa pananampalataya ng ating mga kapatiran. Purihin ang Panginoon dahil pinatnubayan niya ang programang ito at naging pagpapala ito sa bawat isa na dumalo. Layuning maghatid ng Balitang May Pag-asa, ako si Mary Angeline Basikulan, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtipon sa Incheon, South Korea ang Adventist Secondary Teachers kasama ng Education Directors and Leaders ng North Philippine Union Conference. Ito ay upang panatiliing buhay ang kanilang mission spirit at lalong mapaunlad ang kanilang paglilingkod bilang mga tagapagturo. Ang Balitang May Pag-asa ay ihahatid ni Rodel Omayana. Nagtitipon-tipon ngayon ang mga teacher and education administrators mula sa iba't ibang missions and conferences na nasasakupan ng North Philippine Union Conference para sa NPUC-wide Secondary Teachers Convention dito sa Air Sky Hotel, Incheon, South Korea. Sa temang Listen Like Jesus and Live a Virtuous Life, layunin ng convention na ito na magbigay ng mga pagkakataon para sa mga secondary teacher at education administrator na muling tumuon sa misyon, spiritual reform at social and emotional na pagpapasigla sa kalusugan. Ito rin ang pagkakataon upang makilala at makipag-fellowship sa mga guro mula sa iba't ibang akademya sa North Philippine Union Conference. Gayun din, pahalagahan at tuklasin ang kulturang Koreano, kalikasan at mga tanawin para sa layuning pang-edukasyon. Napakabuti po ng Panginoon. Ang ating mga guro ay magkaroon ng pagkakataon para sila ay magkasama-sama. Una-una para kilalanin ang misyon ng Adventist Education sa pagtakbo ng gawain dito po sa Pilipinas, sa North Philippine Union Conference, at ating nais silang magkaroon ng karanasan muli sa Panginoon, yung spiritual renewal, ano po, kung paano sila magkakaroon ng matatag na paglilingkod at matibay na commitment sa Panginoon. Nagsilbing keynote speaker si Pastor Efrain Parulan, Central Luzon Conference President. Pinahalagahan at binigyan niya ng diin ang napakalaking impluensya ng mga guro sa buhay ng kanilang mga estudyante hanggang sa kanilang pagtanda. Nagbigay naman ng mga lektura sina Dr. Arcelle Rosario, Dr. Gracel Ann Saban, President at Vice President for Academics ng Adventist University of the Philippines. Tinalakay nila ang iba't ibang paksa na sadyang nagpapaalala sa tunay na tungkulin, pagkilala at pag-unawa sa sarili, pagdana sa presensya at mensahe ng Diyos, pagtukoy sa kung paano mahalin ang kapwa at ang Diyos at ang transformasyon na maging kawangis ni Kristo. Pagkatapos ng isang buong araw na pagtitipon at mga lektura, pinuntahan naman ng mga delegado ang iba't ibang makasaysayang lugar, mga establishmento at mga kumpanya na sadyang nagbigay ng oportunidad na matuto, mamangha sa pag-unlad ng South Korea. Ang mga karanasang ito ay nagdulot para sa mga Pilipinong guro na patuloy na ihasik ang binhi ng Adventist Education nang sa gayoy magbunga ng makalangit na tagumpay ang mga batang kanilang pinaglilingkuran. So overall, our experience here in Korea has truly been a blessed experience, and I believe that everyone had something to take
home with them, you know, to be inspired, to be rejuvenated, and to grow professionally. Kami po ay natuto ng marami, lalo tigit ang pagiging mindful na hindi lamang nakalimita sa ating pong mga estudyante. Sa isang mas mataas na serbisyo, ang mga speakers po ay nagbigay ng mga inspiring thoughts na magbibigay ng isang makabuluhang paglilingkod para sa ating Panginoon. Napuno ang limang araw ng mga karanasan, inspirasyon at kwento ng pag-asa na patuloy itaguyod ang teaching ministry ng Adventist Education sa tahanan, paaralan at sa iba't ibang lipunang ginagalawan. Mula rito sa Incheon, South Korea, layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Rodel Umayana nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa pangalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Marcy Gamaro at ito ang Hope Today NPUC News.